Alamin natin ang latest situation sa Canlaon City na nasa state of calamity dahil sa pagputok ng bulkang Canlaon. Kausapin natin si Canlaon City Public Information Head, Dr. Elmer Empiales. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood ng Balitang Hali. Opo. Kumusta po yung lagay ng panahon dyan ngayon? May naitala rin ba kayong malalakas na pagdalo ng lahar gaya po sa La Castellana? Kahapon lang po yun kasi may malakas na ulan na experience namin. Pero sa ngayon po, wala naman. Pero hindi po maganda yung panahon kasi medyo cloudy or makapalang haze namin. At pinaghahandaan po namin since may warning ang PAGASA na may low pressure ata. Kaya yung mga residents namin na malapit sa rivers, ang yung iba voluntarily nag-evacuate pero yung iba naman na malayo, medyo malayo ng konti, nandun pa naman sila. Pero nag-warn na po kami since day one about the lahar na warning. Kaya yun po. So anong advice po ninyo sa inyong mga residente, yung mga voluntarily nag-evacuate, saan po sila ngayon nakatira? Andito po sa evacuation center namin dito sa proper po sa Canlaon City talaga, hindi doon sa barangay nila. Mm-hmm. At ano pong advice to nyo sa mga nakatira malapit doon sa ilog na hanggang ngayon hindi pa lumilikas? Kaya nga po, in-advise namin nga in case na may mga malakas na ulan, mag-proceed na po doon sa area na extracting point na or extraction point nila. Mm-hmm. Ano pong paghahanda yung ginagawa nyo ngayon kapag nagkaroon na mas malaki pang pagdalo ng lahar? Sapat naman po yung inyong supply at evacuation center ngayon dyan? Yes po, pinaghandaan po natin yan. Mayroon na po tayong naka-imbak ng mga pagkain at saka yung mga, may mga volunteers po tayo, mayroon po tayong mga social workers at saka andito na po lahat yung mga padala ng national at saka regional na assistance po natin kasi nagpunta po dito si Secretary Rex Gatchalian. Namigay po tayo ng mga hygiene kits, sleeping kit, at saka yung pang-wash nila po. Mm-hmm. May mga major roads po ba na madadaanan itong lahar flow? At kung sakasakali, anong epekto nito dyan po sa inyong lugar? Yung pinaghahandaan po namin is yung sa Masulog River namin at saka Inyawan River. Kasi yan po ang tributary na most likely doon dadaan ang lahar. Kaya yung mga resident doon, pinalikas namin yung iba, highly probable na magkaroon ng problema sa bahay nila, no? Mm-hmm. Kaya yung medyo malayo naman, naka-warn na sila pero binigyan sila ng instruction na pupunta doon sa extraction point in case or pwede na sila na mailikas. Mm-hmm. Kasi nagbibigay naman po kami ng siren in case na may mga problema. Opo. So naka-orient naman po sila. At pag ganyang may lahar, pagkatapos po ng ulan, alikabok naman yung kasunod na magiging problema. Ito ba'y pinaghahanda nyo na rin ho? Yes po, kaya nag-order po kami ng N95 mask. Kahit nga po yung mga nag-pledge na magbigay ng assistance, nagtatanong ano yung mga priority natin. N95 mask po. And then yung isang barangay po natin na for added information, nagkaroon din ng water contamination kaya nagrarasyon po tayo ng tubig doon. Kaya if ever po kung may magbibigay ng tulong, the best is yung portable water filtration system. Mm-hmm. Kasi kinukulang kami ngayon sa supply kasi marami yung residents na kailangan talaga nila. Ayan, sana po mapakinggan yung inyong panawagan. Maraming salamat po sa impormasyon na ibinahagi niyo po sa amin. Okay, thank you po Sir Rafi. Si Canlaon City Public Information Head Dr. Elmer Empiales. Heto pa ang latest mga mare at pare. Spotted si Blackpink member Lisa looking chic and stylish. Suot ang isang custom-made gold-colored party dress sa Monaco. Ayon sa Thai designer, gawa yon sa 80% recycled bottle caps at 20% recycled plastic containers. Humanga naman ng netizen sa pagsuporta ni Lisa sa sustainable fashion. My life update naman si American singer-songwriter Halsey kasunod ng pag-announce niya ng kanyang newest album. Kwento ni Halsey sa IG,
2022 nang ma-diagnose siya ng sakit na lupus at rare T-cell lymphoproliferative disorder. Sa ngayon, under control na raw ang kanyang sakit. Malaking tulong daw rito ang musika na naging sandalan niya sa loob ng 2 taon. Sabi ng color singer, she's lucky to be alive. Looking forward naman siya na makabalik sa stage at makasama muli ang kanyang fans. Pinasalamatan din niya ang kanilang suporta at pagmamahal simula nang i-release ang The End. Samantala, kinagigiliwan po online ang isang alagang pusa sa Alaminos, Pangasinan dahil sa kanyang kakaibang pagbati. Ayun no, imbis kasi meow, hi, ang tunog na kanyang pang wow. Meet Pipoy, ang bibong Persian cat na ngayon sikat. Kwento po ng kanyang fur mom na si Ladine Lacambra, 1 taon na sa kanila si Pipoy. Una niyang narinig mag-hi ang alaga nang may bumisitang ibang pusa sa kanilang bahay. Todo bantay rin daw sila kay Pipoy para syempre mapanatili siyang malusog at ligtas. Isang bus na pasamar ang biglang nagkaaberya ng nasa biyahe. Nagkagulo ang mga pasahero nang biglang umusok at kalaunay nagliyab ang bus habang nasa Matnog, Sorsogon. Walang nasugatan sa pasahero pero ilang gamit nila ang nasunog. Kwento ng isang pasahero galing sila sa Maynila. Iisa lang daw ang driver nito nang ilang beses na nagpahinga sa biyahe. Bago ang aberya, muntik na rin daw maaksidente ang bus. Napula na ang apoy pero hindi pa raw nahagilap nang rumesponding bumbero ang bus driver. Isang sawa ang nasagip sa Katbalogan, Samar. Nakita ang sawa na may habang siyam na talampakan sa loob na isang bahay roon. Agad iyang ipinagbigay alam sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection. Matapos sa ilang sandali, nakuha na rin ang sawa. Itinurn over ito sa Department of Environment and Natural Resources. Iba't ibang trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment sa pagdiriwang po ng Independence Day sa June 12. Gagawin ang kalayaan job fair sa mga Piling Mall at job fair sites sa buong bansa. Ayon sa DOLE, mga local and overseas vacancies ang pupwedeng applyan. Sa mga aplikante, magdala lamang po ng maraming kopya ng inyong resume at iba pang application requirements gaya po siyempre ng diploma, transcript of records at certificate of employment para sa mga may work experience na. May skills training din po and demonstration ang TESDA. Sa mga magpoproseso naman ng kanilang pre-employment documents, may one-stop shop din ang ilang ahensya ng gobyerno sa mismong araw ng job fair. Star-studded ang Paris, Tennis, and the Sea-inspired fashion show ng Pinoy designer na si Bang Pineda. Mothering ang nag-open ang show na si It's Showtime host Vice Ganda. Starting the fashion show with a bang ang suot niyang black and white ensemble. Kabilang din sa rumampa si River Cruz, Hayden Ko at si Especially For You standout attorney Oliver Mueller. In attendance naman si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista, pati na ang sparkle stars si Kailin Alcantara, Isko Moreno, Kokoy De Santos at Royce Cabrera. Present din ang Kapuso couple na si Gabby Garcia at Khalil Ramos. Feel the Love ang hatid ng mga Pangasinense sa cast na Kapuso serye na Asawa ng Asawa Ko. Kilig performance at good vibes naman ang isinukli ng bidang sina Jasmine Curtis Smith, Liza Lopez at Joem Bascon. Present din ang sparkle stars sina Bruce Lowland, Kim De Leon at Luis Monteveros. Hosted by sparkle artist Hailey Dizon ang programa. Ay, the best talaga. Yung mga memories, di ba, na nabuo natin nung ating kabataan. Oo, bata pa tayo talaga, no? Sa Ilocos Norte na, enjoy sa bakasyon ng ilang magkakalaro. Ang kanila kasing paandar, eh patok daw online. You know, instant party sa tabi-tabi ang grupo ng mga bata sa bayan ng Bintar. Hot out to the max sa saliw ng busina ng truck. Beep beep na music para sa kakaibang trip. Ayun o, kwento nga ng uploader na si Regina Ramil, kabilang ang anak niya sa mga nag-aabang sa delivery truck ng buhangin. Ilang signal lang kasi kay Kuya Driver, may instant DJ na ang mga batang dancer. Good vibes sa netizens ang hatid ng Kalsada collab. More than 900,000 views na ang video. Talaga namang trending!
Oh, malapit na rin tayo, ha? Pero believe ako kay Kuyang Driver. Napaka-cool talaga. Niya. Pati yung mga sumasayaw. Pati nga ako eh. Oo nga. Parang nakakadala nga talaga. Ayan, no? Malapit para, na ako. Para, malapit para na. Parang ati-atihan lang. Oo nga. At least nakaka-good vibes na sila. At yan po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.